channel. At ilang linggo tayong hindi nakapag-upload ng video natin dahil medyo naging busy tayo mga bro. Kasi tutuloy natin yung adventure natin bilang mga OFW dito po sa Italy. So yun mga bro, update tayo dito sa mga trabaho natin dito sa Italy. So far po mga bro ay maganda po yung mga sitwasyon. And especially po din sa trabaho namin. Kung i-compare ko po nung last na video natin, kumbaga napakalaki na po yung improvement. As I said po, nung nakaraan na lahat po ng mga kumbaga yung mga grupo na nagtatrabaho sa pabrika namin na nagsama-sama po kami. So, nung una parang napakalaki mga bro yung pabrika namin, yung building, kumbaga nagsisiksikan na talaga kami dahil sa dumami na kami sa trabaho. But anyway mga bro, good problem, ika nga natin na nagiging maganda talaga yung mga trabaho din namin. As you can see naman na ngayon ay nasa month of August na tayo. Batay sa pagkalaman po natin, di ba nga panahon ng mga bakasyon dito po sa Italy. Dahil po noong month of June o July, kumbaga inorganize po namin yung aming mga bakasyon o aming mga ferie dahil para hindi po kami sabay-sabay na mawawala, para hindi po naman maapektuhan yung production ng ating pong mga trabaho. Kami ni Mrs. naman, ang kukunin po namin bakasyon ay by September pa, so medyo matagal pa bro. And let's see mga bro, tingnan natin kung saan tayo pupunta. Kasi tayo mga kababayan na nagtatanong regarding sa mga nakakuha ng Nolo Osta tungkol sa Decreto Plusi. Okay? Batay po sa experience, dahil ako po mismo ay direct hire, kumbaga yung processing ko kung bakit ba ako nagkapapel ay meron po akong amo noon na tumulong sa akin na siya po yung naging employer ko. Eh, kung ano po yung mga ginawa ko po dati. So, maaari po na sa panahon pong ito ay medyo may nagbago na o may mga ibang mga documents na kailangan, pero ang natatandaan ko po nung time na yon isang sa TESDA, ang natatandaan ko po noon ay doon po ako kumuha ng kumbaga isang certificate na able po akong magtrabaho sa anumang klase ng trabaho po dito sa Italy that time. And also nag-seminar din tayo doon sa kumbaga yung mga basic na Italian language. So yun po yung ginawa ko po nung una. And then sumunod po sa POEA ay meron po tayong tinatawag na yung OAC o yung Overseas Employment Certificate. Ipipresent po natin yung mga documents natin. Siyempre yung passport natin. Yun, nabalid po ng at least 6 months before po tayo mag-light. And also yung siyempre yung Nolo Osta, ito po yung ibinibigay ng Italian government dun sa mga na-approve na papel. And other documents po, tulad po ng siyempre yung iba nire-required po nila before ng yung mga ito, SSS, yung mga ganitong bagay, pagkuha na rin ng ticket. Dito naman po sa Italy, actually po wala naman po talaga silang hinahanap din na kung ano-anong klase certificate. Basta ipakita po natin, pagdating po natin dito, siyempre yung passport natin na kung saan po tayo nanggaling. And pinakamahalaga po, ito po yung Nolo Osta natin. Kasi mga bro, ang pagkatanda ko po before, wala po akong parang working visa na nakanatak po sa ating passport, kundi pinaka-permit ko po na pumasok po ng Italy. Ito nga po yung Nolo Osta na nandito yung perma ng amo, nandito yung seal ng government ng Italy. So alam po nila mga bro kung ito po isang valid po talaga o hindi, dahil una po talaga ito po ay merong serial number, kumbaga makokontrol po talaga nila kung ito ay valid o peke po yung ginagamit po natin. Okay? And I believe naman po sa panahon pong ito, huwag po tayo mag-alala, tingin ko lang po ay mas madali na po ngayon. Importante mga
digit o well, legal talaga yung mga papers natin, and napakadali po para sa inyo ang mag-apply. Yung pagkuha po ng OEC, pwede na rin po itong kunin online. Ayun po yung kagandahan, mga bro. Kasi before talaga, dahil ako po ay taga Central Luzon, that time po talaga ay kinakailangan ko pang pumunta ng Manila or sa POEA sa Ortigas. So yun po yung pinaka-main building po na POEA. Pwede na rin pong kumuha online. Or pwede rin po kasi na kumuha na rin sa mga POA, sa mga probinsya natin kung saan po ang may malapit. So yun po, kumbaga sa panahon pong ito po talaga ay medyo mas madali na po sa pagkuha po ng mga documents na kailangan nyo. Kung medyo nag-aalangan din pa talaga kayo, mga bro, check niyo na lang yung site ng POEA or yung sa Ministeryo ng Interno ng Italia kung ano ba yung kakailangan din nila sa pagpasok nyo po ng Italy. Huwag muna po kayong pag-alala. So, kumbaga, nagawa nyo na po yung pinaka-importanting steps na para makapunta po kayo ng Italy ng legal. Most of all, kung hawak nyo na rin yung noloasta nyo, relax, mga bro. Ito yung kasi yung pinakamahalagang bagay na step talaga ng kung gusto na natin talaga makapunta po dito sa Italy, ay meron po tayo itong pinatawag ng noloasta. So, enjoy nyo na lang po yung natitirahin yung mga araw pa rin dyan sa Pilipinas. Any day from now, alis na kayo papunta po ng Italy. Tayo na bahay kapag ulit na rin tayo ng damit dahil napakadumi na yung damit natin, mga bro. Let's go. By the way, mga bro, sa mga kababayan natin na nagtatanong pa rin sa magagaling sila sa mga ibang bansa at magkocross cross country po sila dito sa Italy, alam niyo po, mga bro, ang konting real talk lang po talaga, maganda po talaga dito po sa Italy. Pero I think po way back, siguro masasabi po natin na talagang yung mga unang Pilipino po before, talagang sabi po natin kumikita po talaga dito sa Italy dahil nga unang-una mataas yung sahod, and that time ay mababa pa yung expenses dito po sa Italy. Pero sa ngayon, mga bro, napakataas na po ng cost of living, lalo po ngayon sa panahong ito na nagkakaroon ng mga yera sa ibang lugar. So naapektuhan po yung economy ng Italy. Yung mga bilihin po ay talagang napakataas na rin talaga. Mga supermarket din naman, kumbaga marami na rin tayo mga narinig na kababayan na kumbaga nagko-complain na rin dahil nga talaga nung una talaga, mga bro, yung 50 euro na pang grocery natin nung noon ay talagang kumbaga sapat-sapat na yun sa isang let's say sa isang linggo o higit pa. Pero ngayon, mga bro, yung 50 euro minsan pagpunta ka ng supermarket ay isang plastic na bilihin na lang. So yun, mga bro, masasabi ko nga po nung sa mga gusto pang mag-cross country po dito, kung sa tingin nyo, mga bro, ay maganda pa rin yung trabaho nyo po dyan, kunting tiis na lang, mga bro, ay yun lang masasabi ko dahil nga dito po sa Italy ngayon kumaga ay talagang equal na lang talaga yung sahod natin. Kaya nga, kung nakatira na tayo dito sa Italy, normal na citizen na lang dito po sa Italy na kumbaga kung nagtatrabaho ka, so
salamat ka dahil meron kang kumbaga pambayad sa upang upa na bahay para sana makaripit tayo ay pwede naman sana tayo magkipag kumbaga magkipagsiksikan sa isang apartment but tulad ng mga ginagawa natin sa ibang lugar na kumbaga sa isang kwarto pwede pong mga tumira ang apat na tao or higit pa o sa isang bahay ay pwedeng mag-share ang 10 tao. Pero dito kasi sa Italy mga bro ay may regulation sila regarding sa bagay na ito na hindi tayo basta-basta kumbaga mag-stay sa isang bahay na sobra-sobra tayo. Meron kasing limit kumbaga. So may average po na kumbaga ang isang tao po ay at least ay meron po siyang pwesto sa isang bahay na hindi ako nagkakamali ay parang 30 square meter. So kung ang bahay po natin ay 50 square meter lang, maaari pang dalawang tao lang po yun or maximum po ay tatlong tao lang. So hindi po natin kasi pwedeng tumira ng more than dun sa tao na pwedeng lang tumira sa bahay na yun. So yun mga bro, kumbaga yun yung mga bagay na disadvantage lang po dito talaga sa Italy na kung gusto natin sana makatipid, kumbaga magsiksikan tayo sa isang bahay na kumbaga mag-share tayo din sa mga bayad. Pero tulad ng sabi ko nga po mga bro ay may regulation kasi dito mga bro sa lugar ng Italy na hindi tayo basta-basta pwedeng magsiksikan sa isang bahay. Baka makontrol din kasi tayo ng mga pulis na sobra tayo sa bahay. So maaaring mamultahan pa tayo. Okay. So as you can see mga bro dito sa mga dinadaanan natin ngayon ay medyo konti lang yung mga sasakyan dahil marami na kasing mga nagbakasyon. So kakunti na lang po yung mga sasakyan dito po sa dinadaanan natin which is good naman para syempre walang masyadong traffic at makaka-uwi tayo ng bahay ng maaga. So yun mga bro, yan medyo malapit na tayong maka-uwi ng bahay. So after ilang mga weeks na hindi tayo nakapag video, I hope na itong mga susunod na mga araw ay makapag video na tayo dahil wala naman tayo masyadong ginagawa itong mga susunod na linggo. So i-continue natin yung adventure natin, okay mga bro, lalo po ngayon dahil sinasabi nga natin na magkakaroon tayo ng kunting bakasyon. So let's see mga bro kung ano yung mga magawin natin itong mga susunod na araw. Ayun mga bro, yung mga kababayan natin na may mga kumbaga may mga katanungan o comment, so please mag-comment lang po kayo sa ating pong YouTube channel and sasagutin po natin yung mga tanong apat ng ating magkakaya. At syempre kung may mga gusto po kayong malaman din regarding po dito sa mga nangyayari po dito sa Italy, so please comment below, okay? So yun mga bro, so dito na natin tatapusin itong simple video natin ngayon and syempre huwag nyo pa rin pong kalimutan na i-like yung channel natin and also kung hindi pa kayo subscribe, please click nyo lang po itong subscribe button para masuportahan nyo po itong channel na to, okay? So okay mga bro, so dito natin tatapusin itong video natin and salamat muli sa inyong suporta. So mag-ingat po kayong lahat and God bless po sa inyong pong lahat. See you po next video.